Panginoon. Purihin siya ay awitan at kapurihan magpangayahan. Purihin siya ay awitan at kapurihan magpangayahan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Aminin muna natin mga kapatid ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan at gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga anak, sundan ninyo ang inyong magulang alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ganito ang pangako. Ikaw ay giginhawa at lalawig ang iyong buhay rito sa lupa. Mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong anak dahil sa malabis ninyong kahigpitan. Sa halip, palakihin sila sa tuntunin at aral ng Panginoon. Mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga Panginoon dito sa lupa ng buong galang, takot at katapatan, na parang si Kristo ang inyong pinaglilingkuran. May nakakikita man o wala, ganyan ang gawin ninyo, hindi upang magbigay lugod sa mga tao, kundi dahil sa kayo'y lingkod ni Kristo at kusang loob na gumaganap ng kalooban ng Diyos. Maglingkod kayo ng may mabuting kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao lamang. Sapagkat alam ninyong gagantihin ng Panginoon ang bawat mabuting gawa ninuman, alipin man o malaya. Mga Panginoon, maging mabuti kayo sa inyong mga alipin at huwag silang pagbantaan, sapagkat alam ninyong kayo'y parehong alipin ng iisang Panginoon na nasa langit at walang itinatangi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang poong Diyos ay tapat, pangako niya'y magaganap. Ang poong Diyos ay tapat, pangako niya'y magaganap. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha
ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakilat makapangyarihan. Ang poong Diyos ay tapat, pangako niya'y magaganap. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Ang poong Diyos ay tapat, pangako niya'y magaganap. Di ka bibiguin sa mga pangako pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa, kahit ano ito, ay mabuting lahat. Siya'y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. Yaong inaapi, inalis niya sa pagkagupiling. Ang poong Diyos ay tapat. Pangako niya'y magaganap. Magsitayo na po ang lahat. Tinawag ng Diyos upang magningning na lubos sa aral ni Kristo Jesus. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay. Siya'y nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan patungong Jerusalem. May isang nagtanong sa kanya, "Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas?" Sinabi niya, "Pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang nagpipilit na pumasok, ngunit hindi makakapasok. Kapag ang pinto isinara na ng puno ng sambahayan, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng takatok. Sasabihin ninyo, 'Panginoon, papasukin po ninyo kami.' Sagutin niya kayo, 'Hindi ko alam kung taga saan kayo.' At sasabihin ninyo, 'Kumain po kami at uminom sa nakasalo ninyo.' At nagturo pa kayo sa mga lansangan namin. Sasabihin naman ng Panginoon, 'Hindi ko alam kung taga saan kayo. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na nagsisigawa ng masama. Tatangis kayo at nagagalit ang inyong ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob at ang lahat ng mga propeta at kayo na may ipinagtatabuyan sa labas. At darating ang mga taong buhat sa silangan at kanluran sa hilaga at timog at dudulog sa hapag sa kaharian ng Diyos. Tunay ngang may nahuhuling mauuna at may nauunang mahuhuli." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Gusto po natin ng maluwag ang daraanan, matiwasay ang pagdaan papasok sa kung anumang gusto nating hantungan. Nung tinanong si Jesus kung ilan ang masisaved, ano po ang ating
pagtingin o pag-unawa nitong pagliligtas. Ibig sabihin po, maging sa atin din mismo, anong kaligtasan ating iniisip kundi kaligtasan na tayo malayo sa kapamakan, may magandang kalusugan, may mabuti at magandang trabaho, may magandang tirahan. Para po ito sa pagliligtas, hindi lamang sa ating sarili, maging sa atin din mismong pamilya. Ibig sabihin ng kabuuan po nito, bagawat hindi lang po ito sa iniisip marahil natin na sa kabilang buhay ng pagliligtas, pwedeng paghuhukom, kundi maging sa pang-araw-araw nating hinahangad ng pagliligtas ng Diyos, tinatawag natin itong well-being. At kasama na din yan yung atin din mismong katayuan ng ating pagkatao. Mga kapatid, minsan po naiinggit tayo pag mangilang mga tao na pumapasok sa isang makipot na tinda na nadaanan at tayo sa ordinaryo. Tinatawag nating makipot dahil iilan lamang nakakapasok, VIPs, very important person. Karamihan sa atin gustong makadaan doon, maidaan doon at mapunta kung saan. Feeling natin importante tayo, magpapapicture tayo sa mga taong very important persons. Bagamat ito'y maliit kumpara sa napakaraming papasukan ng mga tao. Pero nung tinanong ng ating Panginoon sa Kristo kung ilan, ito ang kanyang sinasabi. Actually, lahat kayo, lahat tayo ay inaniyahan ng ating Panginoon sa Kristo kaysa naman ang isipin mo kung ilan, sino, saan, pagbutihin mo na lamang na ikay papasok sa makipot na daanan. Di po ba't yan ay VIP na daanan? Dahil ang bawat isa sa atin ay very important person sa mata ng Diyos. Sa mata ng Diyos, tayo po'y lahat ay pantay-pantay. It is only us humans na nagdi-discriminate sa bawat isa. Pero tayo po'y inanayahan na pumasok sa makipot. Ibig sabihin, dahil kadalasan, pag tayo po ay complacent o pabaya na lang sa kung anong ating buhay, ay wala na yung mga hamon, wala ng challenge. Pagka makipot ang daan, anong ibig sabihin nito? Now, we'll try to see sa dynamics ng ating buhay. Pag ikay bata pa, talagang kahit saan gusto mo, because you are settled in your youthfulness, mayroon kang enerhiya, malakas ka. Kung kaya nga, habang bata ka pa, ang iba kung saan-saan pumupunta, at kung ano-anong ginagawa dahil sa kanilang kalakasan. Pero naobserbahan ni ba ninyo, and all of us will go into that process na sa bandang huli, talagang kikipot na ang ating daan sa kalakasan mo, sa ginagawa mong bisyo, dahang umuunti-unti, mahina na ang iyong pangangatawan, mahina na ang iyong mga resources, nawawalan ka na, pakipot ng pakipot dahil limitado na ang iyong resources. Dati siguro, malaki ang sweldo mo, marami kang trabaho, very abundant ka sa iyong buhay. Pero pag nawala na ito, dahan-dahan, you have no choice. Dahan-dahan ka nilang dadaan sa makipot ng daan. Ang ginagawa mo pa siguro noong kabataan mo, naibsan na hanggang mawawala na ito. Ibig sabihin ng ating Panginoon sa Kristo, kung nagagawa natin ito habang tayo tumatanda at habang nangihina ang iyong katawan, pwede naman natin gawin nung ikaw ay bata pa. Nang sa ganun, mas maluwag, mas malaya ka dala ng iyong pagkatao. So kung kaya ang iba, wala nang magagawa dahil naturally talagang ang dadaanan niya ay pakipot ng pakipot dahil wala na siyang enerhiya. Wala na siyang iibsan ang kanyang bisyo. Ang kanyang kalakasan niya, ang youthfulness niya, ang kabataan niya, na panghina na. So there is no other choice except just to live the gospel. Kaya nga, napapansin natin,
habang tumatanda ang isang tao, kung ikaw i-conscious sa iyong spiritual na buhay, tumatanda ang mas lalong napapalapit sa Diyos. Sisters and brothers, we have to understand na minsan po sasabihin natin na ang ating kahinaan ang siyang nagdadala sa atin ng pagkakasala. Minsan po napagnilayan ko, not at all. Dahil mostly po ang nakakagawa ng pagkakasala ay yung mga taong kanilang kalakasan at may kapangyarihan. Kung atin pong obserbahan ang dynamics ng mga tao, kung ikaw ay mahina, pangangatawan, o wala kang impluensya sa tao, wala kang kapangyarihan, very seldom makakagawa ka o makakagawa ka man ng maliliit. Maging mga sa atin nga ating kukumpara ng mangyari sa ating lipunan. Halimbawa po, ang pinag-uusapan ngayon ng mga hearings, marami ang namamatay, pero kung ating titingnan, ito'y mga biktima. Pero yung mga malalakas na may makapangyarihan, they have all the resources to have all those drugs na silang pinagmulan, bakit wala? Kung wala po ang drogang pinanggalingan, wala po itong mga biktima ang maliliit na dalilang kitlin ang buhay. At para po sa ating panglabas, sasabihin, drugista siya, drug addict siya. These are all victims na minsan po nawawala ng pag-asa ito mga tao. Pero kung saan ang source nito na ginagamit din ng makapangyarihang malalakas na tao, actually they have all the burdens, malaking responsibilidad ng pagkakasala ng nagawa ng mga liliit na tao. Pero saan sila? Mas sila pa ang mas malaya. Ang ibig ko pong sabihin, mga kapatid, akala natin ang siyang nagtutulak sa atin ng pagkakasala. It is actually the more that we have the power, the influence, the energy, yun po yung udyok ng tayo nakakagawa ng pagkakasala. Kahit tingnan po natin sa ating mga sarili, sa mga pagkakataong tayo ay nakakagawa ng pagkakasala. Nung ikaw ay malakas ng pangangatawan o ikaw ng mahina, saan ang mas marami mong ginawa? Di po ba't nung ikaw ay may kalakasan pa? Di ba't kung ikaw ay merong kang kapangyarihan at impluensya? Nung ikaw ay merong kang yaman, you can easily be manipulated to do such thing and commit sin. Kaya nga lang po, yung ating mabawa na pagtingin ay napupunta sa mas lalong nabibiktima. So the question again is, who can be saved? All of us need salvation. Lahat po tayo ay nangangailangan ng pagliligtas ng Diyos. Atin lamang itong makikita at masisimulan if we are consciously be aware, having the person that we have, the faculties that we have, our mind, our emotions, our feeling that is supposed to be in aid para po sa ating pagliligtas, hindi po tayo inayaan ng Diyos. Simula't simula, ipinagkakaloob na po sa atin ang biyayang ito ng ating pagkatao na kung tutuusin po, sisters and brothers, nasa ganansya na po tayo. Nang dumating ang tao dito sa sanlibutan, God has already provided us such this beautiful creation. Wala po tayong ibinigay, ginawa. Binigay na po sa atin ang Diyos lahat-lahat. Ibig sabihin, we are already in the profit side. Ganansya na po tayo. Itong ganansya na ito, itong ating himukin ng pag-usbong ng aking kasakabutihan ng ginawa ng Diyos para sa atin. But we continue to have our own creation para lang po para sa ating sarili, ginagawa natin ating sarili na bilang isang Diyos. We try to create and create na ito lang naman yung ating span of life.
tutusin nga hanggang 70 lang, and 84 to strong, and you want to invest more and create and create, pag hindi na maabot ang mga nililikha natin, doon na dahan-dahang nadi-disappoint, dahan-dahang napoprustrate, kawala-walaan, nadi-depress. Kasi pinipilit abutin ang kung ano ang nilikha ng Diyos. At nung pupumilit ng sila na nagiging Diyos sa kanilang buhay. Kaya nga po minsan ating may tatanong, kung bibigyan ka ng yaman, ano pang gusto mo? Others will say, they want to be rich, richer. After richer, ano pang gusto mo? Riches. After being riches, ano pang gusto mo? Hindi na kukontento ang tao. So it is more of the power that we have. It is more of the influence that we take on. It is more of the resources that we have, the energy that we have, that leads us more to commit such, we call it sin. So yun po yung ating babantayan. And only Christ, the Spirit of the Lord, will save us. Kung nasa sa buhay natin, yun po ang totoong pagliligtas ng sangkatauhan. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, hindi tayo makakasalo sa hapag ng Panginoon kung aasa lamang tayo sa sarili nating gawain. Tumugon tayo ng may pananalig sa kanyang paanyaya sa lahat ng tao na pumasok sa kanyang paghahari. Mayroong kababaang loob, manalangin tayo at ating itutugon, panatilihin mo kaming mababa ang kalooban sa iyong paningin o Panginoon. Panatilihin mo kaming mababa ang kalooban sa iyong paningin o Panginoon. Ang mga miyembro ng banal na simbahan ng Diyos, naway makisalo sa masayang hapag ng kaharian. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming mababa ang kalooban sa iyong paningin, o Panginoon. Ang mga gobyerno ng mga bansa, naway igalang ang kalayaang pangrelihiyon at hayaan ang mga taong makinig at tumugon sa paanyaya ni Kristo. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming mababa ang kalooban sa iyong paningin, o Panginoon. Tayo naway maging seryoso sa ating mga Kristiyanong tungkulin at magsumikap na walang kapaguran na pumasok sa makipot na pintuan na mag-aakay sa atin sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming mababa ang kalooban sa iyong paningin, o Panginoon. Ang mga nagdurusa sa isip at katawan, naway matanggap ang kanilang krus ng may pagtitiis. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming mababa ang kalooban sa iyong paningin, o Panginoon. Ang mga tapat na yumao, naway tanggapin sa kaharian ng langit. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming mababa ang kalooban sa iyong paningin, o Panginoon. Panginoon at Ama ng lahat ng bansa, itinataas namin ang mga panalangin ito na may pananalig na naghahangad na tumugon sa panyaya ng iyong anak, aming tanging tagapagligtas na nabubuhay at naghahari magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sa kaputihan mo,
tunin at tanggapin ang lay sa'yo pasasalamat ng puso. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang pagkain natin ay kalugtan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng aming inahain sa iyong kadakilaan upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang may daragdag. Sa kadakilaan sa iyo ay likas, sa pagpupuri namin ayon makikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan niyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming magiging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya at inabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganyan din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaalas sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, halingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay. Ganyan din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa digdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Sa tagubilin ng nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tungyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Narito mga kapatid sa Jesucristo, ang mauwaing kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad tayo na niya makibahagi sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang naman tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo, at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Sa sa Diyos ang mabuting gawin at manahan ng ligtas sa lupain sa Diyos mo ang kaligayahan at pangarap mo ay ang iyong sa Diyos katulad ng araw.
tanghaling tapat. Umasa ka sa Diyos ang mabuti at manahan ang available po ang ating All Souls envelope sa mga nagnanais. Maaari na po kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan po ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng misa na nagaganap sa ating simbahan. Inihahandog po ng Quiapo Church ang Iloilo Pilgrimage 2024. Halina at tuklasin at sama-sama po tayong maglakbay at magdasal sa mga simbahan at makasaysayang lugar sa lalawigan ng Iloilo kasama po ang ating kadeboto na si Father Robert Arellano, LRMS, sa darating po na Nobyembre 26 to 28. At para po sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan po sa Paris Finance Office o tumawag sa mobile number 0927-819-5959 para po sa ibang impormasyon. Ito po ay limited slot only. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno booklet. Ito po ay naglalaban ng nobena at mga dasal sa Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ito po ay mabibili sa ating Paris Finance Office at nagkakahalaga po ng 20 pesos. Mga paalala po sa mga nagsisimba, pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna po sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos na wang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang malyo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kailingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, walhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluwalhati ka namin.